Magandang araw sa ating lahat, mga kababayan. Nandito naman tayo sa Georgia Vlogs at 7 araw na lang, Pasko na. Sana po at ma-celebrate natin ang Pasko at bagong taon na masaya at siyempre malusog una sa lahat. At ito po ang ating tatalakayin ngayon. Pero bago po ang lahat, pag hindi pa kayo nakapag-subscribe sa George R. Vlogs, paki-subscribe naman po. Ito po ang ating tatalakay ngayon, mga kababayan. Facebook, X, ang X yung dating Twitter, Instagram, kakasuhan ng Pinas. Ayon sa balita, Philippine Star ngayon, December 18, 2023. Pinag-aaralan ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center ang pagsasampa ng kaso laban sa 3 malalaking social media platforms. Bunsod ng pagdami ng online scams. Ito po ay ayon kay CICC Executive Director Alexander Ramos. Bigo ang Facebook, Instagram at X na dating Twitter na pigilan ang online scams o panluloko sa publiko. Hindi lang Facebook. 3 platforms ang aming kakasuhan. Magpapail kami ng official complaint ayon kay Ramos. Sinabi ni Ramos na bigo ang mga nasabing platforms na maproteksyonan ang mga consumer mula sa iba't ibang uri ng modus or racket online. Bagamat may karapatan ang publiko na mag-post ng mga scammer, tila hindi naman inaaksyon ito ng FB or Facebook, Instagram at X na dating Twitter. Hindi umano ipinapatupad ng 3 social media platforms ang batas upang hindi mabiktima ang mga consumers. Sarami ng namin dito ay hindi sila nag-cooperate towards implementation of local laws for them to operate, lalong-lalo na pagdating sa negosyo, online commerce, dapat they should adhere to local regulations, ang dagdag pa ni Ramos. Binigyan din na rin ni Trade and Industry Assistant Secretary Amanda Nograles na maaaring i-regulate ang pamahalaan ng mga foreign businesses na nagsasagawa ng pagninegosyo sa bansa, kabilang na ang pagtatanggal sa online post ng mga kanika kahina-hinalang online seller at magpapataw ng multa. Naniniwala po si Nograles na dapat mamumonitor ng mga social media companies ang mga negosyong gumagamit sa kanila. Yan po. So, nanganib po ang Facebook, Twitter at saka Instagram dahil magpapail na raw ng kaso ang gobyerno ng Pilipinas laban sa kanila dahil sa mga online scammers. So, tingnan natin kung ano po ang mangyayari sa bagay na yan. Ang isa pang balita ngayon, mga kababayan, ay ito tungkol po sa West Philippine Sea. Tensyon sa West Philippine Sea mas tumaas ayon po kay Philippine President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Lalong tumataas ang tensyon sa West Philippine Sea sa halip na humupa. Ito kaya kailangan ng bagong solusyon at tuloy-tuloy na pag-uusap para matigil ang agresibong aksyon ng mga China or ng China. Sinabi ito ng Pangulo na sa panayam ng Japanese media sa Tokyo, Japan sa kanyang 3 araw na biyahe para dumalo sa ASEAN-Japan Commemorative Summit. Ang sabi po dito ni Pangulo, I'm afraid we'll have to be able to say that tensions have increased rather than diminished for the past
months or the past years, and that's why we have to continue to counsel peace and continue communication between the different countries, everyone that is involved. Nababahala or nababala rin ang Pangulo sa isang malaking hamon sa mga katabing bansa sa Asia, ang pagpipilit ng China sa WPS. Ayon po sa Pangulo, ang sitwasyon sa South China Sea ay maituturing anyang pinakakomplikadong pagsubok sa kinakaharap ngayon ng mundo. Kailangan ng mga bagong solusyon, kaya bukas ang Pilipinas sa mga mungkahi at mga idea para sa kalutasan ng gusot sa mga pinag-agawang teritoryo. I cannot say that we have found the answer yet. We are still trying to formulate the answer as we speak, and things are moving very quickly in many parts of the China Sea. And so there are changes in terms of approaches, dagdag pa na sinabi ng Pangulo. Matatandaan na ang Pilipinas at China ay nagpapalitan ng akusasyon tungkol sa banggahan ng dalawang barko at pinag-agawang teritoryo sa West Philippine Sea. Inaangkin ng China ang malaking bahagi ng South China Sea, kabilang na ang exclusive economic zone ng Pilipinas at ang WPS, matapos baliwalain ang naturang bansa ang 2016 arbitral ruling na nagbabasura sa Nine Dash Line claim sa South China Sea. Yan po, talagang tumataas ang tensyon diyan sa South China Sea, or tinatawag nilang West Philippine Sea ng Pilipinas. So yan lang po, magandang araw sa ating lahat. At again, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, paki-subscribe naman po ang Jules Sir Vlogs, at huwag pong kalimutan na pindutin ang notification bell para ma-notify kayo kung mayroon akong bagong upload na video. Maraming salamat po.